What's up sa mga ka-YouTube ko dyan? Kumusta kayong lahat? At welcome na naman dito sa makabuluhang talakayan. Tayong mga Pilipino ay mahilig mamasyal, at the same time gustong makatipid. At mga park lang ang makakapagbigay ng kaligayahan na yan. Example na lang yung Luneta Park, Ayala Triangle at Circle. Pero ilan na nga ba sa inyo ang nakabisita na sa Old na yung Pilipino sa Pasay City, na isa sa pinakasikat noon na puntahan ng buong pamilya tuwing weekends, lalo na para makapag-bonding. Talakayan natin ang kwento ng Nayong Pilipino at kung bakit ito humantong sa pagsasara noong 2002. Simulan na natin. Ang Old na yung Pilipino Theme Park ay matatagpuan sa Pasay City. Ang pasyalang ito ay may anim na bahagi sa kabuuan nito. Makikita mo dito ang Visayas, Mindanao, Ilocos Region, Bicol, Cordillera, at Tagalog. Ito ay galing sa ideya ng dating First Lady Imelda Marcos. Naglalayon ito na mas malaman natin ang napakadaming magagandang destinasyon sa Pilipinas. At napapaloob dito ang mga sikat na tourist destination tulad ng Chocolate Hills ng Bohol, Magellan's Cross ng Cebu, Bulkang Mayon ng Albay, Banawe Rice Terraces ng Cordillera, at Historic Houses ng Bigan sa Ilocos. Sa mga empleyado naman ito ay makikita mo ang etnikong kasuotan pagpasok mo pa lamang sa Nayong Pilipino. Ang nasakop ng Nayong Pilipino ay humigit 22 ektaryang lupa sa lungsod ng Pasay at may kabuuang lupain na 46 na ektarya. Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamalakad ng Nayong Pilipino Foundation, sa ilalim ng Presidential Decree 37 noong November 6, 1972. Madaming masasayang alaala ang naidulot ng theme park na Nayong Pilipino sa pamilyang Pilipino at turista, lalo na sa mga kabataan noon, upang makapag-bonding at makapamasyal sa lawak ng nasasakupan nito. At madami ding negosyo ang buhay na buhay sa loob nito sa panahong yon. Isa ito sa pinakaunang cultural theme park sa Southeast Asia na nag-showcase ng napakadaming miniature tourist destination sa isang pasyalan. Sa lungsod naman ng Mabalacat, Pampanga ay may nagbukas na Nayong Pilipino Theme Park noong December 22, 2007 sa dating pinagtatayuan ng Clark Expo sa Clark Freeport Special Economic Zone. Ang theme park na ito ay humigit 3 ektaryang lupain. Makikita sa loob ng Nayong Pilipino na ito ang attraction ng Mabini Shrine ng Tanawan, Batangas, Rizal Shrine ng Calamba, Laguna, Baraswain Church, ang Mindanao, mga bahay sa Batanes, Mountain Province at Bicol. Makikita din dito ang iba't ibang traditional dances tulad ng singkil, tinikling, malong at sayaw sa bangko. Na-rehabilitate ito ng 3 buwan gamit ang 50 million budget para makagawa ng air-conditioned cottages, museum at kabuuan ng nasabing New Nayong Pilipino Theme Park at puling nabuksan noong 2014. Malaki din ang naitulong nito upang makagawa ito ng madaming trabaho para sa mamamayan ng Pampanga. Ang katanungan ay bakit nagsara ang Nayong Pilipino sa Pasay City, Metro Manila? Ang Nayong Pilipino ay nagsara noong year 2002. Ang masasakop na humigit 22 ektarya ng Nayong Pilipino ay magbibigay daan para sa expansion cargo ng NAIA Terminal 2 at 3. Ang kasagutan ay simple lang. Nagiging sanktuaryo na ito ng mga ibon dahil sa naglalakihang puno nito at maaaring maging sanhi ng bird strike na delikado para sa mga sasakyang panghimpapawid dahil malapit ito sa MIA o Manila International Airport na ngayon ay NAIA o Ninoy International Airport na. Alam kong itatanong nyo kay YouTube, ano nga ba ang bird strike? At kung gaano ito kadelikado sa nasabing airport? Ito ay pagbangga ng ibon o paniki sa anumang part ng sasakyan panghimpapawid o panglupa na pwedeng maging sanhi ng pagmalfunction ng makina nito o pagbangga lalo na sa turbine nito. Tinatawag din itong bird ingestion o bird aircraft strike hazard o bash. Ang Old Nayong Pilipino ay nagbukas muli noong December 14, 2004 upang magbigay daan para sa Pasko. Ngunit kalaunan ay nagsara na talaga ito. Nakakalungkot nga naman na lahat ng bagay ay nagtatapos at ang magagawa na lang natin ay sariwain ang mga alaala nito.
Natatandaan ko nga nung bata pa lang ako, ay nakapamasyal na kami sa Nayong Pilipino kasama ang buong pamilya upang makapag-bonding. Good old times. At kung nagustuhan niyo mga ganitong kwento, bakit hindi kayo mag-subscribe at i-on ang tiny bell notification para lagi kayo updated sa aking latest uploads. Salamat po.